Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig. Hello mga po, mga anak. Nagbabalik si Lola Becky. So anyway, thank you so much sa mga nanood ng videos ko. Maraming salamat sa mga comments. Yung rest back ko, hindi pa rin tapos. Basta tatapusin ko yan. Maghintay lang kayo. Kasi yan, so work pa ako. Pero, I'm trying na mapadali. Tapos ito, papatungan ko na naman isang video. But anyway, nag-enjoy na ako mag-video-video. Mag-YouTube-YouTube. So, gusto ko lang banggitin yung tungkol dun sa yung tumawag nga sa akin, ano, hanggat maaari, ayoko talaga makisali sa problema nila. Kumbaga, naghihingi lang ng advice or suggestions. But, ayoko na muna makikonnect. Kasi, hanggat maaari, ayoko may involve yung mga issue na ganyan. Magbibigay ako ng advice and that's it. Pero, hindi ako yung manggagatong, okay? Hindi ko trabaho yun. Dahil una, ayokong sakit ng ulo. Kaya ngayon, ang title nitong aking video ngayon, wala kang pake. Wala akong pake. Yung ganon, I mean, honestly, kung minsan gusto natin maging concern sa tao, na minsan nauuwi sa hindi maganda. Honestly, nangyari ito sa akin 25 years ago or 30 years ago, I'm not sure. Maybe mga 30 years ago. Wala pa nga ata akong 30 noon eh. But anyway, meron akong kilala na nagkasakit, ooperahan, wala silang pera. Dumalaw kami at nagtatanong sila kung sinong pwedeng mautangan. Ay kami, wala rin. Sabi ko, wala akong alam. Tapos nga, humingi ng tulong, umiiyak. Kailangan daw mapa, you know, matawag doon, yung putulan ng paa. Kasi diabetic, may gangrene na. So, nakalimutan ko yung term, but anyway. So, naawa ko, in a way, kasi kailangan talaga ng pera. So, meron akong kilala nagpapautang. So, sinabi ko sa kanila, kausapin nyo tong taon to kasi siya nagpapautang, hindi naman ako. Pero yun nga, every month talagang magbabayad kayo sa kanya. You know, sa pangangailangan nila, kinagat nila yung 20% na interest, buwan-buwan, nag-agree sila. May kasulatan nga sila eh. Tapos, so madalit sabi, na-amputate, na-hospital, kabayad sila. After 2 months, hindi pa rin nagbabayad, ako ang tinatawagan. So, kasi kilala ko. I mean, you know. Hanggang sa maabot na ng 6 months, wala pa rin. So, ako na ang hinahabol. So, sabi ko, teka muna, sino ba nasa kontrata? Hindi naman ako nakakontrata. Sabi niya, eh, kilala mo eh. Sabi niya sa akin, kita mo ha, kilala mo lang. Pero, nirekomenda mo, lumalabas, ikaw pa ngayon ang hinahabol. Yung tipong, bakit kasi nakialam? Ganon, pakialamera daw ako. See? I mean, honestly, I was just trying to help. Nakala ko naman, sila magbabayad sila. Tapos bandang huli, ako, kumbaga nag-refer lang ako ah. Ako pa napasama. Tapos, kasi masyado ka mayabang, ganunin ba naman ako? Anak ng pusa talaga. Ay, matagal na yun ano, binibigay ko lang tong example kasi yung mga sinishare ko dito sa mga videos ko, merong katotohanan. Ibig sabihin, dinaanan ko, na-experience ko, may alam ako, yung mga ganon. Hindi ako gumagawa ng kwento. Unang-una, mahirap gumawa ng kwento. Hindi, mahirap talaga gagawa ka ng kwento, tapos makakalimutan mo yung, you know. But anyway, meron akong mga nakakausap na minsan I don't pay attention kasi ayoko nang bigay sa utak ko yon dahil ayoko ma-open up para sa ibang tao naman. Kasi hindi ko problema yon eh. I mean, that's their problem. Na-share ko na and that's it. Hindi ko na iisipin yon kasi problema nila yon. Ang akin, sinashare ko lang sa inyo.
Kaya ako sinishare yan para makaiwas kayo. Huwag kayong makialam. Wala kayong pakialam. Wala kang paki sa problema nila dahil pag nakialam ka, pati ikaw, involved, ikaw pag lalabas ng masama, sus, Mariose. Honestly. Kaya, you know, isa sa mga reasons na kailangan mong iwasan ng tao na kahit nakilala mo hanggat maaari, don't be involved too much. Siguro magbigay ka na lang ng tulong, pero don't involve na mangungutang sila pati pangalan mo sabit. Ayoko na ng ganun. Marami yung nangyari dyan. Ginamit ako referral dito sa Amerika, na hindi ko alam. Katanggap na lang ko ng tawag. Sabi, do you know this person? Blah, blah, blah. O di sabi ko, yes. Yung mga question, kasi noon good terms pa kami. Aba, eh yung pala, eh malaki pa lang utang doon sa mga loan company. Hindi pala siya nakakabayad. Ako ngayon ang hinahabol, hinahanap yung, sa akin hinahanap yung tao. I don't know where she is. Sabi ko, kilala ko siya, pero hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Actually, she's not working with me anymore. She used to work with me. Pero, wala na. Umalis siya doon. Yung mga ganon, no? Kaya sabi nga, wala akong pakialam. Huwag kang makialam. Kasi pag nakialam ka, kahit na concern ka, ikaw rin ang mapapasama. Dahil yung mga tao na tinulungan mo, yung naging concern ka sa kanilang sitwasyon, eh, lumalabas pa masama ka. Honestly. But anyway, mga apo, mga anak, paalala ko lang, January pa rin, ay hindi, February na pala. Anyway, pangalawang buwan pa lang ng taon, mag-ingat lang din kayo sa mga pautang-pautang or merong kayong i-refer na tao para mangutang tapos hindi nila babayaran, pangalan nyo masasabit. Huwag kayong makialam doon. Tulungan na lang ninyo, bigyan mo 1,000, sorry, ito lang kayong matulong sa'yo. That's it. Bahala siya kung anong gagawin niya. Kasi pagka masyado na tayo nai-involve, nagiging attached tayo sa problema ng tao. Hindi mo alam yung tao, lang pakialam sa'yo. Bandang huli, ikaw din ang sisirain. Eh, mag-ingat lang kayo. I mean, hindi ko nila lahat. Ang sa akin, meron lang akong experience na gusto ko i-share sa inyo. Kaya, isa yun sa mga rason kung bakit umiiwas din ako sa mga pautang. Unang-una, wala akong papautang at hindi ako nagpapautang. Kaya talaga, pagka mga utang-utang ng pinag-uusapan, wala akong pera talaga. Hindi ako bibigay sa inyo. Kahit may anong kang problemang malaki, bibigyan na kita ng 100 kung kailangan mo talaga. Pero, ano na, case to case na. Kasi, marami ako na experience ng mga utang-utang tapos hindi na ako binabalikan, you know. Ay bay, goodbye game lahat. Magbabayad muna ako ng mga utang ko bago ko kayo pautangin. Anyway, yun lang mga anak, mag-ingat kayo. Maging alerto kayo lagi sa ganyan. Pag pera na ang pinag-usapan, ako po, hindi nyo alam kung anong kasunod. Kaya, iwasan natin. Tsaka huwag kayo masyadong magiging, you know, showy na papakita nyo, meron kayong ganito. Kasi dyan ang basehan ng mga tao na pwede kang utangan minsan eh. Nakikiusyoso, tingnan mga gamit. Uy, ang gaganda ng gamit niya, no? Ayan. One day, pupunta sa'yo, mangungutang. You know. I mean, maging aware lang tayo sa ganyan. Kasi marami na ako nakilala ng ganyan way back. Ngayon kasi wala na, umiiwas ako. Though meron a few, pero hindi na ako nakiki-involve sa kanila. So anyway, God bless us all. Basta maging matalino kayo. Huwag kayong papaisa, kaya huwag kayong makialam. Okay? Ingat, magdasal po lagi. At salamat muli sa pagpanunod ninyo ng aking video. Thank you very much. And I'll see you again. Take care. Be kind to one another. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Lola Becky, maaasahan siya.
Lola Becky. Boka na nga chika lang, Lola Becky. Ipaglalaban ka.